Islands naman ay doon naman sa may bahagi ng Parañaque, Bacoor, Cavite, mga kababayan. So, dyan sa may part ng Bacoor, na yung tinatawag nilang Islands, doon daw po, magkakaroon daw po doon ng airport, no? So, napakaganda at bukod dito sa reclamation, ay panibago na naman pong pagdadaungan ng mga sasakyang panghip papawid natin, no? Kung saan niya po magkakaroon ng airport dyan, no? Alright, good morning po mga kabayan. So, dito tayo ngayon sa Manila Bay. Siyempre, Manila Reclamation Area, Pasay po mga kabayan. So, andito nagtatambak itong isang barko, no, na Shinshin Star. So, ito yung malimit na natin nakikita din dito, no. Yan, so maaga yung kanilang pagtatambak po, no. At ito nga po, actual na nakikita natin dito, no, na patuloy sa pagbabagsak po ng buhangin dito, no. So napakalawak na po ng kanilang natambak dito, no. Ayan, so maaga sila kasi itong kulay itim na buhangin, ibig sabihin yan bago lamang pong tinambak, no. Ayan. So kitang-kita natin na bagong-bago lang. So kinakalat niya, umaabot na siya dito, no. Mga kabayan, no? Tingnan nyo. Ayan, so maaari nga ito ay kasama ng tinamak niya ngayong umaga. Ayan, so dito sa may gawing unaan, ayan, ang dami pong kumpul-kumpul ng buhangin na tambak po, no? Ayan, napakaraming tambak na dyan. Oh, tingnan nyo po, no? May mga kabayan. Ayan, so may heavy equipment sila dyan na naka-standby. Bulldozer, no? At maging dun sa una, no? May isang bako dyan, no? Ayan. So tuloy-tuloy sila dito mga kabayan. So napakalawak na po itong ano, nakakalula na pong tambak ang ano nila dito. Sobrang dami ng buhangin, no? Ayan. So abot dyan dito sa may unahang bakit, tingnan nyo. So halos sa kung titingnan mo sa unang tingin mo pa lang ay maladisyerto na po, no? Maladisyerto po yung hitsura na dito sa Manila Bay. Yung dating nakikita natin na marami tayong kababayan, no, na namamasyal dito. Nandiyan pa yung mga naliligo, mga namimingwit, at kung ano-ano pang klaseng ginagawa nila na pangunguha ng mga yamang dagat dito sa Pasay, no, ay wala na, no. Kita natin dyan ay lahat na po buhangin mga kabayan. Ayan, so umikot-ikot itong barko dito, no, habang siya ay nagtatambak dito ng buhangin po, no. Ayan. So napakabilis ng kanilang proseso na ginagawa dito, no? Ayan. So grabe, no? Talagang minamadali nila itong ginagawa dito. Napakabilis po, napakabilis mga kabayan. Ayan. So sa mga kababayan pala natin, dahil nga po sa totoo po, napakarami pa rin tayong kababayan na hindi po nakakalam kung ano pong meron dito at bakit may merong mga paggawa ang itong contractor ng China, no. So ito po ay legal mga kababayan, legal po ito duman sa proseso, no. Bali kay Pangulong Duterte pa ito, no, pinagpapatuloy lang po ng ating Pangulong BBM sa kanyang sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang presidente, no. So ito po ay legal mga kababayan, alam po ng ating national government, papalokal po, no, ng Pasay, no, Pasay at Manila. Ayan. So, ang contractor po dito ay China. O, ito nga pong China Harbor Engineering Company o kaya CHEC Philippines, no? So, pwede nyo pong punta ng kanilang website para makita nyo po, no? Itong ongoing na ginagawa nila dito na project, no, sa Manila Bay, no? Reclamation.
Yan, so legal po ito mga kababayan. At contractor po ay CHIC o kaya China Harbor Engineering Company. Yan. So maliban po dito, ayan na tulad yan, may mga sinasabi sila na mayroon pa daw na Buscalis, no? Buscalis, no? Company, no? So lumalabas na ito daw pong China Harbor Engineering Company ay subcontractor nitong Buscalis, no? Ayan. So yung ginawa naman ng Buscalis dun sila sa may gitnang bahagi, no? So yun yung kauna-unang man-made island na ginawa dito ng China, no? O kaya ng ibang contractor na sa ilalim pa yun ng bago bumaba si Pangulong Duterte ay naumpisa na yun, no? So halos sa tapos na po, bali nagkakaroon na po ng paghahanda dyan para sa mga materials na gagamitin, no? Ayan. So ito sa may harapan natin, ito po ay bahagi po ito ng expansion ng SM Prime o kaya ng MOA, no? O, sa ilalim po ito ng ano mga kababayan, o kaya expansion nga po ng SM Prime, no? So bukod dyan, may mga itatayo pa dito mga man-made island na kung saan nga po yung tinatawag nila na Island A, doon sa may parting Manila Bay, doon sa may una ng Dolomite, at Island B dito sa may gitna, no? Yan sa may gitna na yun, sa una na itong barko na to. At yung Island C naman ay doon naman sa may bahagi ng Paranaque, Tobacoor, Cavite, mga kababayan. So dyan sa may parting Bacoor na yung tinatawag nilang Island C, doon daw po magkakaroon daw po doon ng airport, no? So napakaganda. At bukod dito sa reclamation ay panibago na naman pong pagdadaungan ng mga sasakyang panghip papawid natin, no? Kung saan niya po magkakaroon ng airport dyan, no? So isa yan sa maging magandang ano natin dito, dahil unang-una kapag nagkakaroon po ng sabay-sabay po na pagbaba ng mga aeroplano ay nagkakaroon po ng mga traffic, may mga traffic din silang ano. So yung ibang nakikita natin dito na umiikot-ikot sila dito sa may bagay na ito ng Manila, no? Dahil nga po sa ano. So maganda ito kapag nagkaroon yan, lalo na yung airport nga na magiging karagdagan na naman pong pasilidad ng ating transportasyon. Ayan. So tuloy-tuloy po itong ginagawa dito mga kabayan. At syempre yan po nga po mga kabayan, legal po itong ginagawa dito, no? At bali itong contractor na China Harbor Engineering Company ay sila ay contractor lamang, no? So wala pong katotohanan, lalo pat yung mga pinapakalat po ng iba nating kababayan na ito daw po ay pag-aangkin na naman o kaya pag-angkam ng China. So wala pong kinalaman dito mga kababayan ang mga sinasabi nila, no? Ayan. So positive lang tayo at supporta lang tayo sa ating gobyerno mga kabayan. Magandang umaga, at ito po yung update natin ngayong umaga na to. Magandang umaga po sa lahat. Ingat-ingat po mga kabayan. Thank you.